kaibigan, usapang metal, usapang development and progress. Kasama natin si Engineer Joey Pangilinan Sr., Science Research Specialist, and Ms. Karen Kagalingan, Science Research Specialist 2. Yeah, magandang hapon ulit sa inyo. Okay, kanina nung binanggit natin yung mga industries that utilize metal, no? Isa sa mga nabanggit natin is about transportation, pagawa ng mga sasakyan. Mm-hmm. But you, being under the DOST, of course, innovative and ingenious ang DOST natin on looking for ways and means to contribute to progress. Meron kayong project ngayon, which is what you call the AGT. What is the AGT again? It's an automated guideway transit system. Okay, and what does it mean exactly? Automated guideway transit. Guideway transit. Yes. Okay. So what is it about? What is it? Bigyan po muna namin kayo ng konting overview dun sa project. So yung AGT or the Automated Guideway Transit System, project po siya funded by the DOST and ang MIRDC po yung implementing agency niya, mm-hmm, being monitored by PSHRD, also an agency of the DOST, okay, in cooperation po with UP Diliman. Wow, okay. And so yung pong AGT, yung po yung pinakita natin kanina sa video, yung po yung train na ang aim po natin dito is driverless po siya. Okay. And it's powered po by electricity po. Okay. Ito yung nakikita natin, that's why you're in partnership with UP. Yes po. Because yung venue nitong AGT na ito is actually the UP Diliman campus. Yes po. Okay. Ano nang status nito, Engineer Joey? I see construction going on already eh. Actually, yung construction tapos na po siya. Oo. Pinapa-under na po siya, tinetest na po siya, test run okay na po siya. Matagal na pala ako hindi nagpupunta ng UP kung ganun. So, since December, nagsimula na po kami ng test runs. Mm-hmm. Ngayon po, ang pinaka-mabilis namin is around 30 to 35 kph. Okay. So, yan. Unti-unti lang namin bilis kasi, syempre, start ko. Ano ang target natin na ideal speed? 45 kph maximum po yun. Maximum na yun. So, parang cruise speed lang siya, no? Mababa yes lang siya, mabagal lang siya. Yes. At itong design na ito is for, we know that UP is a big campus, no? Yes. So, mga ganito ba ang application nitong AGT na to? Kung titingnan po natin sa ibang bansa, opo, sa mga inside ng universities, mm-hmm, sa mga malls, pumapasok pa po sa malls. Eh. So, wow. Sa parks, yan. Okay. So, doon po yung mga applications ng AGT. Sa mga airports, yan. Sa airports, yes, okay. Now, AGTs are still considered as mass transport? Yes, it can be considered pa rin kasi tulad sa dinesign ng MIRDC at DOST sa UP, ang isang coach po is around 30. To, siguro pwedeng hanggang 40. Pag nakatayo? Pag nakatayo, pwede yung siniksik pa ng konti. At siniksik pa. So, isang coach. Since two coaches siya, around 60 to 80 persons, kaya niyan. Pwede. Dalin. Okay, so isang takbo. Kumusta naman yung testing natin ng AGT? So far, so good po. Na-meet naman po natin yung mga in-expect natin na dapat na resulta. Ayan. So, ongoing pa rin po siya kasi since this is ang una pong pinagkaiba nito kasi sa makikita natin MRT, LRT, is locally fabricated to and locally designed. Ay, gusto ko yan. So, Philippine, 100% Filipino designed po siya. That's right. So, even the engineering. Yes. Yes. Engineers po, graduate din ng University of the Philippines karamihan. Okay. Yung mga nag-design nito. Mm-hmm. Yeah. So, since design siya ng Filipino, nagawa siya dito sa Pilipinas, kailangan po muna natin siyang i-test ng maigi para ma-check po natin yung safety and reliability niya. Mm. But that's very good, ah. Yes. To be engineered by a Filipino, to be crafted fabricated in the Philippines, fabricated here in the Philippines. Philippines. And then the construction is done by the Filipinos. Yes. And for it to be yung pilot ninyo, itong testing it, to be in the University of the Philippines, na mga engineers nila graduate din ng University of the Philippines. Yes. Napakaganda. Okay. Kanina mga kaibigan, sabi ko sa inyo, tatanungin natin, ano, this is a male-dominated field. Pero nakita natin dito si Ms. Karen Kagalingan. Karen, yes, sabi mo sa akin kanina, you're a graduate of Industrial Engineering. Yes po. But you are working for MIRDC. Yes What po. Made you decide to explore this field? Actually, nung nag-aaral pa lang ako ng college, parang
challenging lang siya, kaya ko siya pinasok. Pero yung talagang magiging life after college, hindi ko pa siya naisip. But then, nung when I started applying na po sa MIRDC and pinresent na po nila sa akin yung mga projects in line, so parang nakaka-inganyo. Kasi parang... Na-inlove ka na sa MIRDC, yes, okay. Kasi parang yung you'll be helping kasi na ma-address yung mga problems ng Philippines. Kasi dun sa mga projects ng DOST, actually talaga nagpo-focus siya para ma-solve yung mga... pressing national problems natin. Like, yun nga, yung AGT is one of the solutions natin para sa traffic and kasi gusto natin magkaroon ng mas sustainable na transport system dito sa Philippines. Kasi, okay, yes, kasi di ba ma'am, sa basis studies, mm-hmm, na parang malaki yung loss na, right, na natin sa mga late, mm-hmm, kaya tayo nalalate, and then yung mga man-hour na uukol ng mga workers natin is kulang na because traffic, ganyan. So, you're saying that you feel may contribution, malaking contribution ng MIRDC in addressing the productivity problem in general, yes, because of the transportation. Yes. Okay. Si Engineer Joey naman, if you don't mind, how old are you? 34, very, yes, very young. And how long have you been an engineer? Sa MIRDC, mag-o 5 years na. For 5 years, mm, na. What made you go of all the fields of engineering? Dami yan, mechanical, engineering, mechanical, electrical, industrial, civil. Bakit metallurgical? Kukunti lang. Kukunti lang po talaga. Yes, bakit yan? Unang-una, napaka-interesting kasi tulad ng nabanggit nyo kanina, napakalawak ng application ng metals. Mm-hmm. And yet, parang kukunti lang yung estudyante na nag-aaral doon. So, ang challenge kasi is paano masusustain ngayon yung pagunlad ng industriya ng metal sa mabilis na pagunlad ngayon ng technology natin. So, kailangan natin talaga ng mga fresh talents para masustain yung ano natin. Makaagapay. Makasabay tayo sa panahon, kumbaga. Well, I congratulate you both for having the same advocacy, no? Although you are in government service, because essentially DOST is government and this is under DOST. But before we end, kasi we don't have a lot of time, I would like to request you to address the audience, no? Si Engineer Joy Siguro, to make our audience more aware that there is MIRDC. Nasa mapa yan. Yes. Andyan yan, nag-exist kayo. You have the chance, Joe. Yes. Ang MIRDC po, nandito po kami. Ang mandate po namin ay mag-conduct ng research and development, paunla rin ang industriya ng metal sa Pilipinas, para makasabay po sa mabilis na pag-angat ng teknolohiya, ng, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kailangan po natin ng mga panibagong talento para makasabay po tayo sa takbo ng panahon ngayon. At kung meron po kayong may co-contribute sa larangan ng science and technology, open po ang DOST na pag-aralan kung anumang meron kayong ipopropose. At para sabay-sabay po nating para magkaroon tayo ng isang direksyon para sa ating bansa pagdating sa science and technology. Okay, magdadrive ang DOST. DOST po. Pero yung gasolina, kung ano yung sasakyan natin, at saka kung ano yung sasakay natin doon, pwedeng manggaling sa Sambayanang Pilipino. Pwede. Very well said, Mr. Tuloy, Engineer Joey. Si Miss Karen naman, kanina tinanong ko na sa'yo, no? Marami mga kababaihan na stereotype doon sa mga professions, but you are one of those who broke the stereotype, no? Baka gusto mo i-address ang ating mga kababaihan that there is life beyond those that are, you know, yung nakakahon na as a practice katulad ng ginagawa mo ngayon. So, lahat ng mga women, gusto ko lang sabihin sa inyo na pag kasi naririnig natin yung word na metal, so usually ina-associate natin siya sa men. So, today, career-wise, this is an equal word for both men and women. So, kung ano man yung opportunities na nakukuha ng mga men, kaya na rin nating i-explore yon, and don't be afraid. Kasi basta ang mahalaga, mag-aral ng mabuti and i-pursue natin kung ano yung gusto natin. May it be
field dominated by men kasi kaya din natin yung pasukin. Oo, kasi in fairness naman, there are fields dominated by females na infiltrate na rin ang men. Yes. So, merong chance, kumbaga. Yes, there's always a chance. Okay. It was a pleasure having you both here on the program at I hope this is not the last time that we will see each other. Magkapit tayo minsan at magkwentuhang bakal pa tayo ng mas marami. Okay, thank you very much. Thank you. Diyan lamang kayo mga kaibigan ng ating po nakasama sina Engineer Joy Pangilinan Senior, Science Research Specialist na Ms. Karen Kugaling and Science Research Specialist 2 of the Metal Industry Research and Development Center under the DOST. Magbabalik pa rin ang approve.